Hi guys, welcome to my YouTube channel. By the way, good morning to all of you guys. For today's morning, makita ko sa inyo yung mga dating alaga ko na isda. Ngayon, medyo konti na lang dahil sa nakabayan. So, itong dito, kita niyo napansin niyo dati marami itong isda. So, ngayon, dalawa na lang sila dyan. Yung shark na lang talaga. So, sila na lang tinatapos. So, yung mga koi ko guys, ito na lang yung natira. Ayan. So, konti na lang po sila. So, namatay yung mga malalaking isda. Pansin nyo, dati may ano ako, malalaki. Ayan, lahat na lang sila ganyan. Malalaki. So, yan lang sila guys. Pansin nyo lahat na lang sila maliliit. Ang lahat na mamatay ko guys, mga siguro umabot na mga 15 yung namatay. So yun guys. Siya. Same pa rin yung floor. Same pa rin. So ito po siya guys, so anod po siya, walang oxygen. So kita mo naman wala po siyang oxygen. So okay lang po siya. So ito, nilalagyan ko talaga ito siya ng oxygen. So guys. Okay. So yung mga goldfish ko, ito na lang yung natin guys. Mamatay din sila. Marami po akong papayaan talaga ng mga isda. So, ayan po sila guys. So, dito ko na lang sila nilagay guys kasi kukunti na lang po sila dahil marami po mamatay. So, ano pa yun siya guys. So, medyo magulo. So, meron ako dito mga, ayan. So, feeding ko po. So, meron pa akong ganito guys, yung maliliit. So, feeding po natin dito guys. Thank you.
Ayan po sila guys. So, ang ano lang dyan is, pag mga anak sila, isa, dalawa, ganun lang. Kaya medyo matagal. So, ikikita ko dito sa'yo yung alaga ko dito. So, ito, marami na po siyang anak, guys. So, papakainin natin sila, guys. So, nakikita mo siya guys, parang dalawa lang sila sa loob. Ayan. Pero marami po yan sa mga anak guys. Tingnan mo. Pansinin mo guys. Pansinin mo, marami siyang mga anak. So, thanks God at buhay po lahat ng mga anak. So, pansin yung mga parang mga kitikiti. So, yan yung mga babies nila. Okay. So, yun po. Hindi ko pa sila nilagyan ng oxygen, guys. Para masanay po sila walang oxygen. Kasi, lagi po nagka-blackout dito. So, yun po, guys. Lesson to learn, guys. Kung nag-aalaga po kayo ng mga isda. So, hindi nga. Talaga dapat pabayaan mo yung mga isda. Pabaya ka sa pag-aalaga mo rin. Pag pabaya ka, parang nagtatampo din yung mga isda. So, lalo na pag hindi mo na ano yung nalilinisan yung tubig nila. So, pag naging mabaho na yun, so poison na po yung mga isda. So, kaya yung, yun na po yung cause na namamatay po sila. So, okay guys, thank you for watching. Sana po may nakuha kayong aral tungkol sa pag-aalaga ng isda.